This program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Ay magandang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, ikalima ng Hulyo 2019. How time? Dalawang linggo na ho pala itong Tutok Tulfo Reload sa ere at live na live ho kami. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa mga kababayan naman nating mga overseas Filipino workers, mga immigrant, mga permanent resident dyan po sa Japan, sa Asia, North America, South America, Europe, sa Italy, yung mga kababayan natin dyan. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Bueno, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil punong-puno po itong ating programa ng mga issues, ng mga problema. Ang programa pong ito ay ang inyong solusyon sa mga problema. Kung kayo po ay may mga problema dyan na na-encounter sa inyong mga komunidad, sa inyong mga barangay, sa inyong mga bayan, probinsya, lalawigan, kami po ang sagot sa mga problema na yan, ha? Kung kayo po ay nakakaranas sa mga pang-aabuso, pagwawalang hiya, dito po ang inyong takbuhan, ika nga, ha? Kung kayo po ay may mga nilalakad at napakabagal na serbisyo, dito pa rin po, ha? Pwede ho ninyong ilapit. Bueno, unang-una po sa ating pag-uusapan at tatalakayin sa ilang saglit, ito raw septic tank sa Quiapo. Mario, septic naman, Panginoon ko naman, oo. Pinabayaan na raw ngayon ng isang mall yung sinasabing septic tank. Kaya yung pasintabi po sa mga kumakain, yung mga dumi po ng tao, Diyos ko po naman, umaapaw at nagkalat na laang sa paligid. Dahil yung balasubas na may-ari ng mall, walang pakialam. Kaya ating pong tatawagan ang mga kinaukulan, yung environmental department, sanitation department ng lungsod ng Maynila. Ano? Sigurado ako, ha? Pag nalaman ito ni Mayor Isko, kaagad, ha? Nalilinisin itong lugar na ito. Ayan po yung una sa ating tatalakayin. Isa pa hong pag-uusapan natin dahil Biyernes naman ho ngayon, iba pawang mga good news. Alam nyo ho ba na yung isa pong Ninoy Aquino International Airport, di ba dati worst airport ito? Sus, pariyosip. Nung panahon po nung nakarang administrasyon, talagang mabaho, madumi. Ngayon po, nailista siya sa report ng Black Lane. Isa pong grupo ng airport concierge at saka chauffeur sa Germany. At kanilang inurasan na pagdating mo sa NAIA daw, hanggang sa makaalis ka at makasakay ng eroplano, ay aabutin ka lamang daw ng 37 minutes. Really? So lumalabas ang NAIA po ang number 7 sa buong Asia na pinakamabilis na kaagad kang makakaalis. Pag ikaw ay pasahero, ikaw ay palabas ng bansa, simula na pagpasok mo, pagtungtong mo sa NAIA terminal daw, hanggang sa makaupo ka sa eroplano o pag-alis, 37 minutes. Inurasan ho nila yan. Ayan. Mabuti naman ho. From worst airport, umaayos-ayos na ho ngayon. Ibig lang ho sabihin nito, may political will po ang pamahalaan. Siyempre, magre-reflect na naman ho ito sa ating gobyerno. Correct. It only shows na kung gugustuhin na ayusin, may pamamaraan. Yung nakaraan kasi, sandamakbak ang problema dyan. Problema yung seguridad, kaya ilang beses bumagsak yan na iyan yung seguridad. Ha? Problema yung mga pasahero, pag jumingil, anak ng baka, walang tubig. Jesus Mario Joseph, pag jumingil, lalaki, babae, paano lang, imbis na maghugas, mapunas na lang sa damit yung mga kamay nila. At minsan, pag malas-malas ka pa,
pa nagmamadali ka. Eh, yung laglag bala, maaresto ka pa. Sus, Mariusef, makukulo ka pa overnight. Yan ho yung mga problema nung nakarang administrasyon. Ngayon ho, wala na hong ganon. Ano po, ha? Aba, gumaganda na po ang imahe ng NAIA. Well, isa pa hong pag-uusapan. Good news naman ho ito. Lumapit po sa Tutok Tulfo at kagyat namang inilapit po ng Tutok Tulfo sa ACCIS party list at katuwang nga ang Tough Mama, may humiling po, ibinigay po namin ang kahilingan ng isang pampublikong paaralan dyan sa Bukawi, Bulacan. Yung kanilang simpleng kahilingan lang po, ha? Dahil marami po silang estudyante, kinder at saka grade 1. Ayaw naman nilang makiinom ito sa poso o doon sa binubomba na tubig na baka lasang kalawang pa. Ha? Kaya ang ginawa po na nag-request sila ng tinatawag na hot and cold water dispenser. Eh kagad naman po tinugunan po yan ng Tutok Tulfo, ACCIS party list at sa pamagitan po ng appliance ng Tough Mama, i-donate po dyan sa naturang paaralan. Mamaya po, abot-abot po ang ngiti ng mga bata dahil nakakainom na sila ng malamig na tubig. Compliments po ng ACCIS at Tough Mama. Mamaya po yan. Bueno, dire-diretso na ho tayo. Ha? Hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ito ho, ha? Septic tank na isinumbong ho dito sa Tutok Tulfo dahil ito po ay matagal na problema na raw. Inilapit na noon sa nakaraang administrasyon ng lungsod ng Maynila. Hindi pinansin. Eh, siguro kasi mag-i-eleksyon, ano? Hindi raw pinansin. Yung mga vendor dyan sa paligid ng Quiapo Church sa Maynila, ha? Inireklamo yung isang mall na pinabayaan na raw nila ang kanilang septic tank. Kaya, ha, lalo na pag umulan, lumulutang-lutang, ha. Hindi lamang kasama ng basura, pati yung gems. Kasi tabi po sa kumakain, lumulutang na rin, ha. Eh, hindi nga mamatay doon sa anong tawag doon, yung ihi ng daga. Uh-huh. Aba, mamatay ka naman sa putragis na gems na lumulutang-lutang doon, Jesus Marius. Eh, bukod pa riyan, nakakasulasok daw ang amoy. Eh, natural. Sus, parese, pag lumutang-lutang dyan yung gems sa tao naturalmente. Inilapit na rin po nila sa barangay, sa Manila City Hall. Ang problema, pero wala pa pong aksyon. Kasi nga po, mag-eleksyon. Ngayon, tapos na po ang eleksyon. Ilalapit po natin sa mga tamang kinaukulan. Pasintabi po sa kumakain. Ano po? Narito po ang aming report. Nagpadala ng mga larawan at video sa Tutok Tulfo Reload ang mga vendor malapit sa Quiapo Church sa Maynila. Tungkol ito sa kanilang reklamo laban sa Manila City Plaza Mall na umaroy pinabayaan ang septic tank ng kanilang gusali. Agad nagtungo ang Tutok Tulfo Reload team para makumpirma ang sumbong. Tumambad sa amin ang mabaho at nakakasulasok na amoy sa paligid. Ang mas matindi pa, nagkalat lamang sa paligid ang mga dumi ng tao dahil sa umapaw at baradong septic tank ng nasabing mall. Ang problema namin dito, yung bumabaha lang galing sa building yung mga sa kanila galing talaga. Sa kanila galing. Walang ibang pinanggalingan yan sa kanila. Amoy talaga, ang baho. Yan mo, masakit na yung ulo ko, umaga pa lang. Pasangsang. Pinagtiisan na, pinaglagyan ko na ng downy para matanggal yung amoy. Yung downy, oh. Araw-araw may downy. Lugi na raw ang kanilang negosyo dahil sa kanilang problema. Galit na galit kami kasi wala kaming naibibinta. Pati yung mga panina namin, walang bumibili. Kasi pag inamo yung customer yung panina namin, parang amoy lumalayas yung panina. Sabi niya, bahu-bahu niyo. Yung ibang may-ari ng tindahan napilitan ng magsara dahil nagkakasakit na raw ang ilan. Nagsarado na yan yung paano kasi naka-imbak dito yung ang bahu-bahu, nakakuha pa ng sakit yung may-ari ng paninda dito. May sakit siya ngayon sa baga. Kahit natingnan yung mga matanda, may sakit sa baga. Paano hindi makakuha ng sakit? Inaamoy na yung tapos nagsirado yung may-ari dito. Paano hindi magsirado? Wala nang bumibili sa kanya, walang lumalapit. Ang nakikita puro ilang beses na raw nila itong inireklamo sa barangay, maging sa sanitation department
ng Manila City Hall pero mahigit 3 buwan na ang kanilang problema, wala pa rin aksyon. Ang binta lang na, minsan zero kami, walang binta. Nakipag-usap na kami at sabi, ayusin daw. Eh lang magtatatlong buwan na lang wala pa lang nangyari, wala pang nangyari. Hit naman ang barangay, agad nilang inaksyonan ang problema nang lumapit sa kanila ang mga vendor. Bukod sa pagtawag ng pansin sa engineering department ng Manila City Hall, agad din silang nagsagawa ng declogging sa lugar. Umaksyon na rin daw maging ang city government pero bumabalik ang problema. At sa nililapitan nila tayo at sinalatan natin ng city engineer para upang gampanan po ang trabaho. Pero ito po, dapat po ay yung sumisipsip po ng nito. Ngayon, it so happen na siyempre, every time tumatawag din sila, nagagampanan naman ng yung pinakatrabaho nila para masipsip lang. Pero siguro mga 1 or 2 months, bumabalik ulit. Kahit pa ni Chairman maging ang pamunuan ng mall, lumapit na rin sa kanila dahil na rin sa problema. Pero ang talagang apektado po ay hindi po yung vendors, yung mall po. Yung City Plaza. Hindi mo masasabi yung mall kasi yung City Plaza po, yung naka-aircon po, yung impact po ng amoy, buong mall po yan. Paamoy. Kaya hindi natin masasabi na hindi nila ginagawa ng action. Sinubukan ang tutok tool for reload team na kunan ang panig ng inireklamong mall. Pero sa gwardiya pa lang ay hindi na kami pinapasok. Wala yung admin namin ngayon, sir. Ready sa ano pa yung hindi po. Kaya naman, may panawagan ng mga vendor sa Quiapo. Ang panawagan namin kay Sir Tolpo, sana matulungan niya kami dito kasi wala kaming mapuntahan, wala kaming malapitan ng iba kung hindi sa kanya. Alright, ayan po yung sitwasyon, ayan po yung tinutukoy namin na septic tank na talaga naman po mabaho, ha? At hindi po naaksyonan kasi nga po busy ang lahat, last 3 months daw, busy ang lahat dahil election at hindi na natugunan. Eh ngayon tapos na po yung halalan, syempre at ito po ay maa-aksyonan na rin, ha? Sigurado ako 99.9% sa ilalim ni Isko Moreno ay hindi na tayo magdadalawang salita pa rito. Anyway, nasa linya po ng aming telepono si Romeo Halcon, ang officer in charge ng Division of Sanitation, Manila Health Department. Magandang umaga po, Sir Romeo Halcon, sir. Yes, good morning po, Sir Erwin. Apo. Sir, salamat po ha sa pagpapaunlak po sa aming panayam. But anyway, ilalapit itong sumbong po sa amin ng mga vendors dyan po sa paligid ng Quiapo. Opo, ito sa Manila Plaza Mall na abay 3 buwan na raw nilang inilapit sa barangay, sa dating pamunuan dyan sa City Hall. Pero alahong naging aksyon. Ang sabi ko sa kanila, ibigay nyo sa amin ang problema, sigurado dahil bago na ang mayor dyan, ha, bago na ang pamunuan dyan, siguradong simbilis ng kidlat ang aksyon nito. Kaya inilalapit po namin sa inyo, sir, ang problema na ito, Sir Romeo. Apo. Kasi sa ngayon po, andito po ako sa Manila City Plaza. Apo. Nag-imbitiga po ako. At kung ano po naging action po nila. Kasi nabigyan na po ito ng mga inspector ko ng mga report. Aha. At saka ng endorsement. Mm-hmm. Apo. So ngayon po, final po, ay mayroon po silang request sa Maynila. Aha. Na palit po ng sewer interconnection. Kasi may problema po yung kanilang connection doon sa sewer line po ng Maynila. Aha, aha. So, ang problema, yung sewer line, sir? Opo, opo. Yung sewer line po ng Maynila po, magpapalit po sila ng interconnection kasi po, bumabara po doon sa may harap ng cargate po. Opo. Yung mga kanilang effluent na lumalabas po yung outfall po ng buong City Plaza Mall. Kailan daw kaya mapapalitan ito, Sir Halcon?
Actually, meron po silang jump order na po. Okay. Sa Maynilad na pinawad. Opo. Ito po, tinitingnan ko po yung mga papelis nila rito ng job order po. Mga give or take, sir, mga 2 linggo, 3 linggo, okay na ito? Ang ko po rito kasi medyo timetable po dito yung pong interconnection sa Maynilad. Mm-hmm. Pero po kailangan po ito magawa ng mitigating action po ng Mall Plaza mismo. Oo, kasi hindi po magkaroon po ng mga ganong effluent na tumatapon sa karsada. Opo, kasi lalo pa't ngayon, sir, Sir Romy, patag-ulan na po ngayon. Alam niyo naman yung Maynila, bahain yan. Eh baka nakakatakot dyan, magpalutang-lutang yung mga, Diyos ko po, yung dumi ng tao dyan sa kalsada, Sir Romy. Apo, sir, kaya po pinamamonitor ko po ito para apo mabigyan po ng aksyon, ng karapatang aksyon po agad. Apo. So, give or take, sir, July 5 tayo ngayon. So, mga katapusan ng buwan, okay na siguro yan, sir. Sige po, pa-expedite po natin sa Maynila. Ay, nako. Salamat po, Sir Romy Halcon. Thank you po. Sige po. Salamat po, Sir Erwin. Thank you po. Si Sir Romy Halcon, ang Officer in Charge and Division of Sanitation, Manila Health Department, Manila. So, ang problema raw po, yung sewage line, barado, so kailangan ng Maynilad. Eh, kailangan natin na pukpukin ang Maynilad para kumilos kaagad na maayos po ito. Ano? Eh, sewer line pala yung problema doon, kaya pala bumabara. Oo. Alam ho na ninyo, itong sewer natin dito sa iba ilalim ng National Capital Region. Kaya minsan hindi mo humasisi, makita mo may binubungkal yung sinasabi ng mga Maynilad, Manila Water na aagos din ang ginhawa o dadaloy din ang ginhawa. Yan po, kinukumpuni ho nila yung mga sewer. Ano po, hindi lang po yung mga pipe ng tubig. Kasi napag ayon po sa DPWH noon, yung ating, alam nyo ho ba kaya bumabaha rin ho tayo dito? Yung ating sewer, yung ating drainage. Kasi 1930s pa ho yan ginawa bago mag-gera. Ay yung mga culvert halos kasi laki lang ng katawan ng tao. Ngayon na lang po inaayos yan. Ay kailangan natin ng mga 6 feet na culvert na ganun kalalaki. Kasi ngayon daw may mga party tayo dito sa ilalim ng NCR. Ang mga daluyan ng mga sewer, ng mga dumi, ng mga baha. Kasi laki ng katawan ng tao. Ay napakaliit ho. Dagdagan mo pa ng mga basura, ha? Yung mga luko-luko na kababayan natin, tinatapon yung sopa sa ilog, paano na magkasya yung sopa kung yung culvert kasi laki lang ng katawan ko? Sige nga. Pero at least naman kung kasi laki ng tao, pag tumayo ka, kasya ka roon, o kasya yung pampasaheron jeep, eh walang problema. Pero gayon pa rin, ganun pa rin ho, wag ho natin itapon ang mga basura. Dahil yan po ay pupunta sa garagatan. Bawal yan. O kaya nga, minsan iniintindi ko na lamang, nakikita ho natin, matraffic, ilang linggo na, ilang buwan na ho yung paghukay dyan ng Manila o Manila Water. Kasi nga po, sewer line ho yun. Pinapalitan po nila yung maliliit na mga daluyan ng sewer na dumi, yung mga culvert na kasi laki ng katawan ko, pinapalitan nila na kasi laki ng tao. Or mas malaki pa, nakakasya ang pampasaheron jeep. Kaya minsan konting tiis na lamang. At syempre, iwasan ho natin magtapon ng mga basura. Ha? Diyan po sa ating mga sewer line, dahil yan po idadaan sa mga sewer line natin, saan ba ba pupunta yan? Pero ang moral dito of the story, pag may mga gaytong problema, kagad po ninyong ilapit sa kinukulan. Pero sabi nga nila, ng mga tiga Quiapo, 3 buwan na nilang inilapit ito sa gobyerno ng lungsod na Maynila, hindi napansin, hindi ginawa ng paraan. Kasi nga, eleksyon. Pero kung sa amin nyo ho nilapit yan, baka tapos na ho yung problema na yan. Anyway, bayan, kayo ho mga tiga Quiapo, bigyan ho natin sila hanggang katapusan po ng buwan na ito at ayusin na. Kung hindi, nako, panibagong kwento ho yan. Abay, dire-diretso na ho tayo bayan. Tayo ho'y magbe-break sandali lang. Huwag po kayong bibitiw dahil sa ating pagbabalik. Abay, pag-uusapan natin from worst airport to fastest airport to exit. Palain mo yan.
Pang number 7 na raw po ano iya, from worst airport noon. Ang problema kasi dyan, pag dumaan ka raw na naiya, kailangan may baong ka na tubig na sarili. Pag nag-jebs ka, kaya wala naman toilet paper, may baong ka na sabon. Tapos, magbaong ka ng pampiyansa kasi baka malaglag bala. At kandaduhan mo, lagay mo sa baul yung mga gamit mo kasi baka mabuksan na kawin. O, lagay na plastic. Ngayon daw, wala na ho. Iba na ho ang itsura ng NIA. Wow, ang bigla! Oh, among the fastest airports to exit. Napakaganda ho yan. Yan po ating tatanakayin sa ating pagbabalik. Alright, tuloy-tuloy tayo, bayan. Ito po sa ating programang Tutok Tulfo Reload Friday Edition. Dito ho tayo, ano po? Alam nyo, lalo na po doon sa OFW zoo natin na matagal-tagal na po hindi nakakabalik. Siguro nung umalis ho kayo, nakatatak sa isipan ninyo yung NAIA ang pinaka isa sa mga worst airport in the world. And that was 3-4 years ago, bayan. Ibang pa-administrasyon pa. Ngayon ho, gumaganda na po ang NAIA. Bukod sa tinatawag na most improved, tinagurian na rin ito na one of the fastest airports to exit. Ang ibig sabihin, isa sa mga airport na mabilis na nakakaalis, nakakalipad ang pasahero. Ang Ninoy Aquino Airport, ay nasa linya ng ating telepono, ating pong alamin kung ano ba ang mga pinagagawa ng pamunuan ng NAIA rito. Sa pangunguna ni Ginoong Ed Monreal, ang General Manager ng NAIA. Magandang umaga po, Sir Ed Monreal. Magandang umaga po, Sir Erwin, at sa inyong mga tagapakinig. How time flies, sir. 3-4 years ago, katakot-takot na problema. Worst airport, laglag bala, bukas bagahe, mga CR sira-sira, walang tubig, walang ilaw, etc. etc. Nandyan na huyat lahat sa NAIA. Pero ngayon, unti-unti na most improved. Sabi doon sa isang survey, itong latest na yun dito sa concierge and chauffeur group ng Berlin, Germany, one of the fastest daw in Asia. Anong mga adjustments ang ginawa nyo, Sir Ed Monreal, para ikang from worse and nagiging better, kung hindi may malapit na maging best itong NAIA, sir? Well, unang-una po, salamat sa pag-recognize ng konting aming achievement. Yan po ipaunti-unti ho natin na ini-implement magbula ho tayo nag-takeover. Maraming mo tayong in-address na mga low-lying fruits. At yan po ay sa tunong hindi lang ho ang pamahalan ang NAIA. Yan po ay tulong din ng lahat ng stakeholders sa ating paliparan. Yung huli po na-recognize tayo ng one of the top sa Asia Pacific na mabilis makalabas ang pasero. Okay. Yan po ay isa sa mga resulta ng mga collaboration natin sa una sa airline. Ang airline ho kasi pagka yung pag-aaya ay tumagal may deliver sa ating mga carousel, ay hindi ho makukuha ang pag-aaya. So meron ho tayo yan pinapanuntunan na nilabas na ang standard ho natin sa paliparan ngayon sa mga airlines na kailangan po lumabas at nasa carousel na po within 15 minutes na tumigil po ang aeroplano sa stand, meaning pagdating. At kailangan din po ang pinaka-last bag ay nasa 40 minutes, within 40 minutes matapos na ho yung lahat ng bagahe. Yan isang aspeto ho yan. Ang pangalawa ho ay yung border security natin. Ang katulong natin yan ang immigration at customs. Importante ho yan na bago makalabas ang pasahero, dadaan sa ganitong mga protocols. Yan po ay sa tulong din ng immigration para mapabilis ang proseso ng mga pasahero. So basically, it's a collaborative effort na nagtulong-tulong po tayo at pagtutulungan pa para mas kumanda ang servisyo ng ating paliparan po. So po pwede naman pala, kung gugustuhin talaga Sir Ed, laging may mga pamamaraan. Kasi 4 years ago, sir,
problemang laglag bala, naaalala niyo siguro, nababasa niyo, bukas bagahe, delayed ang flight, ang CR, nagre-reklamo yung turista, walang panghugas, walang flash. Ngayon, sir, eh kahit ako, lagi akong umaalis, nakita ko naman yung difference. Maaliwalas na yung CR, may mga janitor, may mga tubig, etc. At hindi ka na mapapahiya, ika nga. Kaya po, salamat po at na-recognize po kami yung ng mga bagay-bagay. Yan po ay kasunod pagtugon sa ating Pangulo na kailangan po maging kumbinyente ang mga riding public, hindi nahihirapan. Yan po yung 20 namin ginagawa at din sa pag-direct ng ating maalang sekretaryo na kailangan maayos hanggat maaari gawin natin ang narapat at magkaroon ng disiplina at magtulong-tulong po ang mga kawanin ng paliparan. Gaano kahirap ba, sir, to coordinate this? Kasi para kang coordinator eh. Hindi naman, syempre, hindi naman under sa iyo ang customs, ang immigration, ang security, ang police. Pero how hard is it to coordinate all these efforts, ika nga, collaboration, ang tawag nyo nga dyan, para gumanda ang serbisyo? And what did it take, Sir Ed? Well, unang-una po sir, kami lagi nakikipag-dialogue sa mga hepe ng ating stakeholders na immigration, customs, sa PNP Patient Security Group. Okay. Kami po ako humihingi ng tulong nila. Nasabi ko, hindi ko kaya mag-isa to. Kailangan na tumulong tayo at ma-instill natin yung disiplina sa ating paliparan. At nagbubunga naman po na maganda. Kasi yung mga dilingit naman siguro sa mga kaalaman na matagal na ako sa airport. So medyo kakilala ko yung mga tauhan sa immigration, customs, na dahil sa tagal natin, nakakaroon ng magandang relasyon at nakikipagkaibigan naman tayo at nagtutulungan po kami. Panghuli na lamang, Sir Ed, alam kong marami ho kayo mga nakalinya dyan na mga proyekto, plano. Ano ho ang susunod? From most improved, ngayon fastest to exit, yung pasahero, pagbaba na pasahero sa aeroplano hanggang sa makuha niya bagahe, hanggang makalabas siya sa exit, 30 plus minutes lang. Ano ho ang susunod na target naman ninyo, Sir Ed? Alam kong lagi kayong, ang balita ko, may nagbulong sa akin eh, lagi daw kayong may target na gagawin at kailangan ma-accomplish. Sir Ed, ano ang susunod? Well, pinag-iintayan ho natin ngayon yung laging nagiging problem na lalo na pagka minsan masama ang temperatura ng paliparan dahil minsan may init po sa labas. Unti-unti ho natin na nakaproyekto, nakalinya lahat ng mga pag-upgrade ng mga una yung air conditioning system pati ho yung regular PMS ng mga gamit facilities sa ating paliparan. Madalas ko rin talaga tinututukan kasi hindi tayo pwede magdepende lang sa makina. Kailangan nung ayusin at pamantin ng mga makina. So, yun po isa sa mga ginagawa namin. Plus, meron po kami ginagawang soft skills para sa mga tauhan na para magkaroon po sila ng awareness at acceptance na kailangan ng kultura mabago po sa ating paliparan. Sir, ito, I'm sorry sir, sabi ko kanina, last question. Ito talaga pinaka-last na. Pero ito, pwede nyo sagutin or hindi nyo sagutin. Ito, marami nagtatanong sir eh. Sang-ayon raw ba kayo? Sang-ayon ka ba sir? Na kasi maraming kababayan natin isa, palitan na yung pangalan na yan. Bakit pangalan ng tao? Bakit hindi nila ilagay Manila International Airport ng Manila naman talaga yan? Unfair sa ibang mga pangulo, unfair sa ibang mga bayani. Kung kayo ang tatanungin siya, personally, would you prefer to have it changed back to Manila International Airport? O okay lang yan na ganun na lang ang pangalan? Well, sa aking personal na palagay, siguro hindi naman po siguro nasa pangalan dahil po yung importante ho yung nasa meaning ng mga ating mga pasilidad. Okay. Pero kung gusto po ng mamamayan ay yan po ay isang batas na kailangan susugan at idaan sa tamang proseso. Okay. Kung ano man po ang magiging resulta, kami po ay susuporta at ayon sa ganong mga polisiya po. Sir Ed Monreal, NAIA General Manager, keep up the good work sir. Maraming salamat sa mga pagbabago dyan sa NAIA. Mabuhay po kayong lahat dyan. Thank you sir. Maraming pong salamat sa pagkakataon sir Erwin at makakasa po tayo na gagawin natin kung ano man ang nararapat at magtutulong-tulong po kami. Thank you po. Ayan bayan, I stand corrected. Yung ibig ko palang sabihin nitong fastest to exit, hindi yung paalis papuntang abroad, kundi pagdating ng eroplano, pag
hinto ng eroplano hanggang sa makababa ang pasahero, hanggang sa makuha ang bagahe niya, hanggang sa hilahila niya na yung bagahe niya pasakay sa kotse. Yun daw yun. 37 minutes flat. Kasi nga, hindi naman ganun kahaba lakarin. Ay, Diyos ko po. Pumunta ka sa LA, Jesus Mario Josep. Ha? Kung ang timbang mo ay 300 pounds, pagdating mo, pag-exit mo, 250 na lang. Sa haba ng lalakarin, Panginoon ko. May paganon, may paganon, may paakyat, may pababa, may paliko, may paikot pa. Diyos ko po. Pagdating mo sa dulo, nandun pa yung immigration officer. Sasabihin ka lang, welcome to United States. What can I do for you? Nanginginig ka pang ganun. Tatatitig nga ka, bakit ka nanginginig? Eh sa pagod yung hawak-hawak mong maleta. Eh kung kapsimpayat mo dito si Julius, eh Diyos ko po naman. Eh wala na. Nanginginig-nginig. Yung haba kasi, dyan ho natatalo yung ibang airport. Eh sa atin at least, ha? Ika nga, compact yung airport natin. Madali ka makalabas. Siyempre, excited din yung mga relatives mo, mga kamag-anak mo. Doon sa iba yung dagat, Diyos ko po. Sa San Francisco, Jesus Maria Josep. May pagano, may paikot, may pataas, pababa. Pumunta ka rin doon sa, Diyos ko po, sa Amsterdam, Jesus Maria Josep. Paakyat, pababa, paikot, sasakay ka ng bus. Pagbaba, darating, sasakay na naman ng train. Pababa na naman, paikot. Pagdating mo, halos gumagapang ka na mapunta doon sa immigration officer. Oh. Sa haba, sa laki. Yan minsan, oh, kaya wag na tayo mangarap na lakihan pa yung airport natin kasi laki na. Sa Dubai, ganun din. Kahaba-haba ng lakarin. Diyos ko po. Eh, paano ngayon kung pagod na pagod ka na? Ang haba ng lalakarin, minsan tumatakbo ka. May tigasundo pa na sasakyan eh. Diyos ko po naman. Oh, ay ganun. Eh dito sa atin, at least, ay joke lang. Saan mo ba rito ang gate? 4. Eh, 3 lang itong katabi doon, 4. Ay, ganun, no? Ay, yung mga senior, ay, sumasakay, o, sa Dubai. Diyos, Mario, sir, maniwala ka. Sumasakay sa golf cart, tama. Ay, ganun. But anyway, sabi nga, kung may kung talagang gugustuhin, may pamamaraan. So, yung dating alam natin ng mga laglag bala, tanimbala, bukas bagahe, unti-unti na pong nawawala yan. Tama nga, na change is here. Ha? Pagbabago ay narito na. Bayan, sa ating pagbabalik, alamin natin, naku, yung itsura ng mga bata, tuwang-tuwa, ha? Matapos pong tugunan ang kanilang simpleng kahilingan ng mga estudyante ng kinder at grade 1 sa isang pampublikong paaralan sa Bukawi, Bulacan. Ang gusto lang ng mga bata ay malamig na tubig. Ay, kaagad po namin inilapit naman sa AXIS party list at sa tulong ng Tough Mama, ay tinugunan namin ang kanilang request. Yan po ang ating sisilipin sa ating pagbabalik. Okay, welcome back po. Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Tutok Tool for Reload. Isa pong program. Katulad ho na nabanggit natin kanina, humiling po itong mga mag-aaral sa St. Martha Elementary School, isa pong pampublikong paaralan dyan po sa Bukawi, Bulacan. Ha? Agad naman po ang tinugunan ng Tutok Tool for Reload kasama po ang AXIS party list at sa pamagitan naman ng Tough Mama, ha? Na Appliance Center. Ang hiling po ng isa pa publikong paaralan sa Bukawi, Bulacan na magkaroon ng hot and cold water dispenser. Ang kanilang mga kinder at grade 1 pupils. Gate kasi ng mga guro, naawa sila sa kanilang mga estudyante, bayan, na minsan ay pahirapan sa paghahanap ng malamig na mainit na tubig, lalo na kung mainit ang panahon. Malayo din ang kanilang pinagkukuhanan ng tubig. Ah? Well, narito po ang report. Naghihintay pa ng madaling araw bago makakuha ng gagamiting tubig ang mga residente ng resettlement community ng St. Martha sa Barangay Batya, Bukawi, Bulacan.
Ang problemang ito ay ramdam maging ng St. Martha Elementary School na nasa loob ng komunidad. Pero kaakibat daw ng pagtitiis ang pangamba kung ligtas bang inumin ang nakukuha nilang tubig. Batay sa ulat mula taong 2016, ilan na ang nauospital dahil sa sakit na diarrhea sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Galing lang po sa gripo, na kung saan yung tulo ng gripo ay hindi talaga ganong kalakasan, sir. At may oras lamang kung kailan na sasahod yung mga bata. At iyon yung pinakukulaan pa yata ng mga magulang para makatiyak sila na walang bakterya na maiinom ng mga bata. Kasi pag hindi ka gumising ng madaling araw, wala kang tubig na gagamitin sa maghapon. Yung naiigib nila sa madaling araw, yun yung kanilang iniinom na kung minsan, sabihin pa natin na hindi talaga yung maituturing na safe. Kasi nga, hindi natin alam kung malinis talaga siya. Wala pang isang taon nang gumana ang tangke ng tubig ng St. Martha Estate Homes. Nang masira, inilapit nila ito sa pamunuan ng resettlement area, ngunit hindi napawi ang problema ng mga naninirahan dito. Tuloy, may mga residente na gumastos at nagparasyon na ng tubig. Yan po yung dating kinukuhanan ng tubig, na ngayon po ay wala na naman po. Kaya ang mga teacher mismo ay napipilitang bumili ng mga purified water or mineral water just to secure the safety ng water na iinumin ng mga bata. Whole day ang pasok dito kaya kung tirik ang sikat ng araw, lalo sa tanghali, pawisan at uhaw ang nararamdaman ng higit 1,800 estudyante. Dahil dito, nagpa siya nang lumapit ang pamunuan ng paaralan sa tutok tulpo reload, bit-bit ang hiling na 3 hot and cold water dispenser para sa mga bata. Hindi na namin ito pinatagal pa, agad na kaming dumayo at umaksyon para tugunan ang kanilang pangangailangan. Sa pakikipagtulungan sa ACIS Party List at Top Mama Best Home and Kitchen Appliances na ipagkaloob ang kanilang hiling. Maliban sa water dispenser, sinamahan na namin ito ng bagong mga water gallons. Isang refilling station malapit sa lugar ang aming kinausap na maaaring pagkuhanan ng GPTA ng eskwelahan ng malinis na maiinom na tubig na ilalagay sa dispenser. Mga kinder, grade 1 at special education students na karamihan ay pawang na-relocate mula sa mga syudad ng Caloocan, Malabon, Nabotas, Makati at Maynila ang ilan sa mga makikinabang nito. Ngiti ang namutawi sa kanilang muka habang kumukuha ng tubig sa bago nilang dispenser. Thank you, Nina Barbie! Lubos kami nagpapasalamat. Ito po ay isang napakalaking sagot na matagal na namin hinihintay sa kagandahang loob po ng Tutok Tulfo, ACIS at ng Tough Mama. Maraming salamat po, sir. At hangad po namin ang ibayo pang tagumpay na inyong programa. Napakalaking maitutulong lalo na sa kalusugan ng mga bata. Sa pamamagitan ng Tutok Tulfo, kasama na rin ang Tough Mama, ay natugunan yung pangangailangan ng mga estudyante namin na nabigyan ng water dispenser ang aming paaralan. Kasama naman ang Department of Education, nakiisa kami sa pagpapanatili ng kalinisan sa paaralan. Higit pong pasasalamat namin sa part po ng DepEd. Ipahatid nyo rin po yung aming pasasalamat kay Sir Irwin sapagkat imagine sa dami po ng mga estudyante po sa paaralan ito na mabibiyayaan po ng ibinigay nyo po ng water dispenser sa mga bata. Ito po ay i-report namin sa mga magulang para lalo pong ma-inspire ang mga magulang. Malaki rin ang kanilang pag-asa na tuluyan ng papasa sa water safety standards ang serbisyo ng tubig sa kanilang komunidad upang sa susunod, wala nang bata ang liliban sa klase na may iniindang sakit dahil sa iniinom na tubig. Wish granted! Para lalo ho nating maintindihan yung kwento, nasa linya po si Ma'am Bernadette Lorenzo, ang School SPG and GPTA Advisor ng St. Martha Elementary School. Ma'am Bernadette, magandang araw po. Magandang araw po, Sir Tulfo. Opo, opo. Ma'am, una po sa lahat, bakit po rin yung naisip na lumapit po sa amin na para sa inyong kahilingan para sa mga bata, Ma'am Bernadette? Sir Tulfo, talaga po lumapit po kami at naglakas loob po na lumapit po sa Tutok Tulfo Reload, ACIS, through Head Executive Assistant po ninyo para po mapagbigyan po yung aming kahilingan na magkaroon po ng
water dispenser po yung amin pong humigit kumulang po 1,700 na mag-aaral. Uh-huh, dito uh-huh. po sa St. Martha. Opo. Ah, opo. Bakit ho, ma'am, yung wala ho ba kayong tubig dyan? Walang gripo malapit yan or pagkukunan ng tubig? What is it? Paki-describe na. Kasi po dito po sa lugar po namin ng St. Martha, ito po yung relocation area po kasi ito ng NSA uh-huh. na galing, po, wala po talagang tubig mismo po dito at saka ang tubig po rito ay madaling araw lang po dumarating at isang oras lang po, napakahirap po ng tubig. So ngayon, ang mangyayari with this, pero may kuryente naman, ma'am, so pwede natin pagganahin yung hot and cold water nitong water dispenser. Opo, may kuryente naman po, sir. At saka siguro sa tulong na rin ng mga contributions ng parents siguro, may pondo na rin ng school, makabili tayo yung mga tigfa yung 5-gallon na container, ano po? Opo, opo, sila na po ang mahala kung gumawa po ng kapamaraanan po doon sa tubig. Yun lang po talaga ang hinihiling po nila na magkaroon nga po sila ng hot and cold dispenser para naman po kahit po papaano ay magkaroon po ng free access yung mga aming mag-aaral. Mm-hmm. Sa ngayon po ba, ma'am, saan ba sila kumukuha ng tubig na mainom, ma'am? Eh, doon lang po sa grito po na bihira nga po tumulo sa madaling araw. Hindi pa sigurado kung gaano kalinis, ano, Ma'am Bernadette. Opo. Nako. Opo. Anyway, Ma'am Bernadette, ayan na po. At ika nga, dahil po yan inyo pong request, amin pong tinugunan yan sa tulong na rin ng AXIS Party List and of course, yung ating pong sponsor na Tough Mama. Ma'am, huwag po kayo manawa. Salamat po. Tawag lang kung meron pa ho kayo mga kailangan dyan sa inyong paaralan at amin pong tutulungan sa pamagitan nga po ng aming kaalyado o kasama itong AXIS, Ma'am, and Tough Mama. Maraming salamat, Ma'am Bernadette Lorenzo. Maraming salamat din po, Sir Tool po. Sana po ay lalo po kayo makatulong sa iba pa pong mag-aaral. At maraming salamat po. More power po at mabuhay po kayo. Thank you po, thank you. Well, yung bayan, syempre, sinulat to, lumapit to sa amin yan. At tulad na nabanggit kanina nga, kaya nga po kaagad namin ang tugunan. Mga lalo po mga bata, lahat naman po tayo, dumaan po dyan sa pagiging kinder, grade 1. Alam mo naman, takbo tayo ng takbo, di ba? At madaling mauhaw yung bata. Yung iba pa nga dyan, siguro wala pang baon. Ang baon na lang, baka walang panula. Kailangan ng tubig na malamig-lamig kahit papano. Ano. Anyway, bayan, nako! With that, kami ho'y pansamantalang magpapaalam na muna. Kita-kita po tayo sa Lunes. Maraming salamat. Huwag ho kayong manawa na tumutok dito sa Tutok Tulfo Reload. Ako po si Erwin Tulfo. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan!